Happy Monday mga kalayo. Once again, this is Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Arts and of Healing. So masaya po tayo ngayon dahil kasi gamit ko ay bagong headset, no? Bumili tayo ng bagong headset na ito ay pang gamers. Meron siyang extended microphone at noise cancellation. Actually, ang pangalan ng brand na ito is Hi-Fi. Nakita lang natin sa Shopee. So, nasabi ko lang po dahil kasi baka magtaka kayo ano yung nakasabit sa aking tenga. Anyway, Monday night po tayo muli at tayo magsasagawa ulit ng pag-aaral sa pananampalatayang wika sa ating Monday Weekend Studies. So, kanina, nag-post ako kahapon patungkol sa, may nagtanong kasi kung tumatanggap tayo ng members. Yes, tumatanggap tayo ng mga members dito sa Luntiang Agama, no? At binasa ko po sa ating TikTok account yung ating patakaran kung paano po sumali sa Luntiang Agama. Although, ang Luntiang Agama ay may mga pagtitipon na ginagawa at doon po kayo maaring mag-request na dumalo. Ang pwede niyo pong i-request na daluhan ay yung libre nating session tuwing full moon. Ito yung public ritual. Pero meron din tayo mga paid classes, no? Katulad ng tuwing Monday night, ito yung Veda Vika. At ganyan din sa Hilot Academy, yung pag-aaral sa Tawas. Yun po ay nag-grant ng membership status sa Luntiang Agama. Pero ganun pa man, meron tayong mga patakaran dito at yun ang ating tinalakay sa ating nakaraang video na maaari ko rin i-post pagkatapos nito, no? So, sa gabing ito, ang pag-uusapan natin is kung meron bang epekto, ano ba ang epekto ng pagsasagawa ng ritual? Dahil katulad ng aking nabanggit nung Biyernes, no, parang meron pang after effect yung ritual sa akin. At yun nga ang ating tatalakayin sa gabing ito. So, meron nga bang epekto ang ritual? Usually, kaya ka nagsagawa ng ritual, eh para maramdaman mo yung epekto, magkaroon ng epekto, no? Actually, we conducted ritual in order to achieve certain results at yun yung effect ng pagsasagawa ng ritual. Pero bakit nga ba kailangan magkaroon ng epekto? Usually, parang ang mga tao, kung kayo ay nagsisimba, no, meron kayong ipinipetisyon sa inyong pagsisimba. Gayun din, meron din kayong pinapanalangin na gustong makamit, ma-achieve, no? Or sa ibang mga pagkakataon, ang pagkakaroon ng ritual or pagsasagawa ng pagsisimba or ng misa ay naglalaan to ng pagtuturo. So usually, ano ang epekto ng ritual? Unang-una, karunungan. Dahil sa loob ng ritual ay mayroong mga pagtuturo. Pangalawa is na we allow other people or yung participants to open up their minds and their hearts to share their burdens. So ang epekto nito pag ganon is gumagaan ang kanilang kalooban. O dili kaya kung sila ay may karamdaman, nagkakaroon ng kagalingan. So ngayon, pagkatapos ng ritual, di ba, anong epekto nito sa mga participants? So tulad nga ng sinabi ko, isang epekto nito is yung katuparan ng kanilang kahilingan, maaring kagalingan mula sa kanilang karamdaman, o di kaya yung blessings, no, financial blessings or whatever intentions na kanilang hinahangad. Pero kadalasan din, para sa amin, no, nagkakaroon to ng after effect na halimbawa na parang ano ka, parang high ka ba, lagi kang high, or you are, nakalimutan ko, merong after, yung after effect nito na yung inspiration, no, yung communication with the spirits is laging nandiyan, na nag-o-overflow. So usually, kadalasan kasi pagka nasa loob tayo ng ritual, we communicate with the spirit. Depende sa spirit na inyong tinawag, no, maaring divine deity o kaya ancestral spirit ang dumalo sa inyong pagtitipon. Pero paano ba isinasagawa ang ritual, lalo na sa ritual ng wika? Usually, ang relihiyong wika, no, noon is they are formed in a coven. So usually wala sila talagang gusali katulad ng mga Katoliko or Muslim na talagang permanent temple, no? And usually ang kanilang temple ay yung circle. So ano ba yung circle? Usually ang circle, they are drawn or demarcation or maaring isang markings na idinodrawing ng high priest or ritualist sa lupa para magkaroon ng boundaries na kung saan ang mga taong dadalo ng pagtitipon ay nandoon lang sa loob ng bilog. So usually ang bilog na ito ay nagsisilbing battery or container of power. Dahil after creating a circle,
they are invoking the four quarters or yung quarter calls o kaya yung watchtower. Yung watchtower of the north, east, south, west, no? Then after calling those energies or yung mga elementals, nag-invite sila ng mga engkanto na magbabantay o magiging o battery nila or kasangkapan nila ng kapangyarihan, di ba? Ay tatawagin nila either yung ancestors o di kaya ay mga diwata or divinities. So kaya yung circle na binubuo or yung pagsasagawa ng ritual sa loob ng circle ay napaka makapangyarihan dahil kasi yung circle ay nagiging container ng power, no? Tulad sa simbahan or kung alam ko, alam nyo po ang mga simbahang Katoliko, di ba? Merong mga elemento yan. Pagpasok nyo pa lang ng simbahan, ay meron, babati na po kayo ng element of water dahil kailangan nyo magsawsaw doon sa agua bendita at mag-antanda ng krus. Then makikita nyo may mga elementong mga altar, which is the fire element, the visual. And then meron din kayong maaamoy doon ng mga incense, mga bulaklak, which represents the, ano, the what you call that, the element of the air. And then yung pangangaral ng salita ng Diyos, ito yung earth element na ng simbahan, ng pagkakandak ng misa, especially yung partaking of the Holy Eucharist, ayon sa mga Katoliko, no? So, even sa ritual ng mga Katoliko, makikita natin ang apat na elemento. Although hindi sila nag-cast ng circle, although makikita natin nagbe-bless yung mga pare or nag-i-incenso din ang mga pare to fortify the place, no? Parang to sanctify the place na pinagdarausan nila dahil kasi yung simbahan mismo, yun ang mismong circle. Although sa Wiccan church, sa Wiccan organization, no, maaring ang circle ay katumbas din ng church, no? Maaring maraming mga nagtatayo ng mga circle instead of coven. So ito ay mga parang miniature coven. Usually kasi ang coven is binubuo siya ng 13 members or more. Pero yung circle is less than 13. But usually pag sinabing circle, circle of friends, ika nga ang mga tao na bumubuo ng circle, it pertains to the tao. It's not only the demarcation. Ganyan din kasi yung pagkaturuan sa simbahan, yung ecclesia or iglesia, ay hindi nangangalaga na ito ay gusali. Kundi ang iglesia mismo, ayon sa katuruan ng Kristiyano, ay yung mga tao na bumubuo ng isang reliyon. Ganyan din naman din ang circle sa atin, no? Ang circle natin ay yung bumubuo sa ating pananampalataya. So yun yung mga taong lagi natin nakakasalumuha sa tuwing nagkakaroon tayo ng pagdiriwang o pagtitipon. Katulad kami ni Lakay, ni Mark Genesis, kami ay isang circle. Although yung circle na yun ay matatagpuan sa loob ng dambana. Yung dambana ay hindi siya literal na gusali, no? Although alam natin ang shrine is maaring an allotted space na kung saan ay merong sacred object, no? Sacred object or mahalagang tao. Katulad naman ang Luntiang Agama, Natural Divine Arts, Shrine of Healing, tayo naman ay pinamamahayan ng mga banal na pangalan ng ating mga diwata na siya nating pinag-iingatan dito sa Luntiang Agama. Kaya kung tayo ay magsasagawa ng ritual, ibig sabihin nun, tayo ay merong gustong i-manifest or meron tayong gustong maranasan. Kaya napakakapangyarihan na dumalo sa isang ritual dahil sa loob ng ritual ay mga batteries or nag-i-empower sa iyo. At kung meron ka rin makakasama sa isang ritual, ibig sabihin, kasama yung presensya mo na magbibigay ng kalakasan sa ibang tao. Kaya napakaganda na tayo ay dumalo sa isang ritual para maranasan niyo po. So yung mga nagtatanong kung tayo po ba ay tumatanggap ng mga members, yes, tumatanggap po tayo ng members, pero kailangan niyo po munang matupad yung panuntunan natin kung paano maging member, no? Ito ay makikita niyo sa membership page natin sa landasnanglahi.com. So hanggang dito na lamang po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, bigyan niyo po ako ng thumbs up. Huwag niyong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan. At ganyan din, kung bago pa lang pa kayo na nanonood sa ating channel, eh please huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga updates sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. At para sa inyong katanungan, huwag po kayong mahiya magtanong by making comment below o di kaya ay pumunta sa ating website sa www.landasnanglahi.com.
landasnanglahi.com at may contact form doon na kung saan ay pwede nyo akong lihaman. Kung ang Luntiang Agama rin po pala, no, ay tumatanggap din ng mga donasyon. So kung natuwa po kayo at nais nyo po magbigay ng donasyon sa amin, eh message nyo lang po ako, no, doon sa Luntiang Agama website natin sa landaslahi.com. Meron po doon QR code na pwede nyo pong i-scan or i-scan through QR reader, no, para makapag-donate kayo sa ating PayPal account. O kaya i-message nyo ako sa aking email o doon nga din sa Landas ng Lahi at tanongin nyo po kung ano po ang GCash natin. So maraming salamat. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.